Muna among na iskutan kanina, nagpibalo ra pud ko sa akong mga kauban sa konseho, including sa atong binalagang vice mayor, nga aktuwal dugay-dugay na ko aning nag-istorya mini vice. In fact, nakapananghid na pagani ko, no? Out of courtesy ba? Nakapananghid po ko ning mayor nga muna akong buhaton. Mga last month siguro to gamitin yung magod niya, napatawag po ko kapil, together with the mayor and some department heads nga involved anak nga projeka like budget, treasurer, dito po, city engineer, dito po, city planning na to, dito po, uguban pa. Diha po itong taga-region DOH o DILG representative para lagi mahiskutan kung saan paghuman atong hospital. Actually, kana mong atong hospital, joint mangon na siya, no? That is jointly funded by DOH o LGO, no? So, kanang building na symmetrical na ang katunga ana pregitsura katunga pud pregitsura no nya kanang left side ana mao na ang nahuman-human ano gamay lang jud kay kulang pero gumana gani na gani ron ang funded na sa DOH sila pud mo ana mo nagpa construct no ila ng implementation ana wa tay labot dili na pareha sa uban nga mga funds nga kaning download na to nya kita mo in implement that is a different story. Kana it's kung wa kong makasayop, that's 30 million ang ilaha. Ato apod supposedly pod unta 30 million pero ang ato wala palagi. Nya during sa among meeting gibiyaan sa contractor kun sa muna nga nakaw nahuna ko nga investigara na mo no to only to get the facts no for a possible legislation kung sa matabang na mo. Yes, na-appeal na tanan because of the manifestations of some of my colleagues sa council nga appeal na po lang uban. Which I also deemed correct. No? Sakto, kinanglan. Pero unaho na mo ni hospital, maunang, maudoy akong primary purpose ang hospital kay maulaw ta sa DOH, no? Nga nahumanay laha ato wala pa. O nya investigara na to kung sa liability sa contractor o nga no na nga nahabili ng ato ah supposedly dugay na gyud unta na kayo no dugay na gyud unta na angay mo no manang magadayon sa DOH and in fact kun human pa na karon og gyud unta or bisan pa atong during the pandemic period kay murag dako nang kay ageng DOH atong time ah magamit na unta na to to karon samot na ron magamit din yun unta na to mo na nga sa among meeting paningkamutan lang mga magamit na man ang usa ka side. Ang usa ka side, man ang akong lantaw na mong status kung unsaon. Saon po na mong pagtabang sa LGO nga para na yun na mahuman na siya. Kung unsay angay ang buhaton kay kung ato rin kunang pasagdaan, dili ang musafir mga tao nagamit ng tama. No? Ang malakansi ang katawan sa tanay. Kaya so, magamit ng tama. Well, after na mo sa mga sigurong fact-finding, kung sa'yo mong mga recommend to the mayor, kung sa'yo action na yung buhaton, probably mo na yung buhaton, no? Masig mo pass mo yung mga resolutions, recommending some actions nga, amoy ipadangat nila. Kaya iyaha mo na. No, iyaha mo na. Nga mo, nga mo tabang, me. Tabang tao kung sa'yo atong buhat as official of the city. Para sa katawahan po sa tanhay. Yes, dako kayo, no? So, kung kisa man, kung sabi niyo yung status, ana, manubag ra ang kinsay dapat manubag. Pero, I would strongly suggest na mabuhat yun may lakang, no? Mahala na yung maunsa. Actually, wapang mo gunang muna bala, no? Kung wapakay ko kaklaro kung unsay status sa payment, naunsa na na, o naamantay mga proseso nga gisubay sa construction. So, probably, usaw na punas ako ang tuyo aron mabalaan o napabay na biling pundo, anak. Di po dagoy na hulot na nagkuha sa contractor, di nisibat ng contractor. Kana, that we still don't know. Ingon sila na na-disbursed. Lahi mo ko ni Roy, lantawon mo na to, no? Ako, being an engineer also, lantawon po na ako.
kung ang na-disburse, na-compensate po itong agi. What if ang disburse 80%, 60%, yung agi 30% ra or 50% ra? So, diha na ang problema. Mayo unta kung nibiya ang kontraktor, nabayad ng 60 baron, for example, di pa kuha, patakibala sa facts, no, no? For example, binlan, nabayad ng 60, niya 60 po ang agi. Kaya di ito magproblema. Ang problema, kung overpaid na siya, o nagibiyaan na siya, kisa may contractor nga mubanos anak nga sa remaining amount. Wawa naman ito makita ng contractor. Karon gani, among gidiscuss sa council, liwa na, libog na may tinood address sa contractor, kaya dagan ko nung kanyang address mo na. I-raise up ko, i-comment ko nga, kibalo dyan ng, kwa na, na, bids and awards committee, kung unsay address. Pero wasig, nowhere to be found na naroon. So, muna, usan na sa akong purpose nga, magkakuha tayong eksakto nga facts, ana, probably makarekomenta, no? Being the chairman on committee on infra and committee on appropriation, nga, pabajitan lang yun nato ng mahuman niya. Patubago na lamang itong kisay angay mong tubag. Rather than magsikitang hulatan ng contractor, niya ang project dili mahuman, luoy kayo ang dapat magamit ng luoy ang katawas tangay. Kaya mag-agad na sa among investigation, sa among fact-finding, kung up to what extent na ang nabayran and up to what extent po ang accomplishment. O yun ay pinaka-importante nga unang mabalaan. Para mabalaan ako na mo ang status ko, kanus apo gyud asap manguna. No, matod pa sa DOH, asap. Kaya gi-question na po sila sa national, ana. No, gi-question sila sa national. Supposedly, nagamit na yun unta na. Maog yun unta na ilang proyekto mo na ilang purpose anong projekta nga magamit. Dayon sa katawan sa tanay.